Hello everyone! We're back again for another topic. Are you ready for another learning session? Now let's get started! Maligayang pagbabalik sa Filipino class! Tatalakayin natin ngayon ang paglalayag sa puso ng isang bata at aspekto ng pandiwa. Sa araling ito, inaasahan na ibibigay ang denotatibo at konotatibong kahulugan, kasing kahulugan at kasalungat na kahulugan ng salita para na lang ginamit sa akda, na iuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan at daigdig. Naiuugnay ang tema ng napanood na programang pantelebisyon sa akdang tinalakay. Para sa ating unang pagsubok, tukuyin ang aspekto ng pandiwa ng mga salitang nakasalungguhit. Tukuyin kung ito ay A. Perfectibo, B. Imperfectibo, C. Contemplativo, at D. Perfectibong katatapos. Una, kung ganooy, napapalaban si Tinyong. Pangalawa, binayaran ko ng maraming pilak ang lahat ng tawag. Pangatlo, huwag akong kakausapin pa. Pang-apat, kagagaling lang ng mga sugat niya. At panglima, mabuti po't wala namang nagkakasakit sa amin. Ngayon naman ay hanapin at bilugan sa loob ng puzzle ang mga salitang may kaugnayan sa nakalipas na aralin hinggil sa lupang tinubuan. Mula sa mga binilugang salitay, gamitin ang mga ito upang makabuo ng maikling pagsasalaysay o pagbubuod sa kwento ng akda. Ngayon ay babasahin natin ang kwento tungkol sa paglalayag sa puso ng isang bata. Isang araw ay ginugunita ng guro ang pinagsamahan niya at ng kanyang mabuting estudyante. Inilarawan niya ang kanyang estudyante bilang pinakamaliit at pinakapangit sa buong klase. Mayroong kakatuwang punto na nagpapakilalang siya ay mula sa ibang lugar. Sa kabila nito, siya ay parating nagpapaiwan tuwing hapon upang tulungan ang mga tagalinis. Tinutuwid ang mga upuan at bago umalis ay lumilingon upang magsabi ng goodbye teacher. Hindi naglaon ay nabatid ng guro na siya ay munting ulilang galing sa lalawigan na lumuwas sa lungsod upang mamasukan bilang isang utusan. Kung kaya't napagtanto ng guro na maliban sa itsura, ang mga iyon ay ang kadahilanan din ng kanyang madalas na pag-iisa. Simula ng kanyang malaman ang tungkol dito, tinatawag na niya ito ng madalas sa klase at pinapagawa ng mga mumunting mga bagay para sa kanya. Doon ay nakabuo sila ng tahimik na pagkakaibigan. Isang araw ay napagbalingan ang estudyante ng init ng ulo ng guro at nakaramdam ng labis na pagkalungkot ang bata. Nang mga hapong iyo'y naging matamlay ang bata, ginawa ng bata ang kanyang mga nakasanayang gawin. Pinapantay-pantay ang mga upuan sa bawat hanay, gaya ng kanyang kinamayasnan. Ngunit ang bata'y hindi tumitingin sa guro ng hapong iyon. Naisip ng guro na ang bata ay napupuot sa kanya. Ang bata ay paalis na at hindi man lang siya tumingin sa kanyang guro. Nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye teacher. Nagtaka ang kanyang guro sa may pintuan. Goodbye, teacher, ang sabi ng bata at pagkatapos ay umalis na. Nagbalik siya upang sabihin iyon sa kanyang guro. Kung gaano katagal ang pagkakaupo ng kanyang guro ay hindi na niya magunita. Ngunit ang tangi niya lamang nagugunita ay ang pagpapakumbaba ng guro sa kalakhan ng puso ng munting batang yaon sa nakatitinag na kariktan ng kanyang kaluluwa.
Nang sandaling yaon, ang bata ay ang kanyang naging guro. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Ang aspekto ay katangian ng pandiwa na nagsasaad kung naganap na o hindi pa nagaganap ang kilos, kung nasimulan na, kung natapos ng ganapin o ipinagpapatuloy pa ang pagganap. Ang mga aspekto ng pandiwa ay tinatawag na pangnakaraan o perfectibo, aspektong pangkasalukuyan o imperfectibo, aspektong panghinaharap o contemplatibo, at aspektong perfectibong katatapos. Ang pawatas na anyo ng pandiwa ay nababago batay sa pagkagamit ng aspekto at panlapi nito. Ang mga panlaping karaniwang ginagamit sa anyong pawatas na pandiwa ay ang mag, maka, an, han, in, hin, at um. Narito ang mga anyo ng pandiwa sa iba't ibang aspekto at panlapi. Sa ating unang gawain, sa pamamagitan ng clustering, ibigay ang mga hinihinging konsepto o kaisipan na may kahugnayan sa pahayag na sa puso ng isang bata. Ngayon naman ay sagutin ang mga tanong batay sa iyong pag-unawa. Suriin mo ang mga tauhan batay sa kilos, damdamin at pananalita sa pamamagitan ng character mapping. Pangalawa, bakit nais ng guro na mapalapit sa bata? Pangatlo, patunayan na ang guro sa akday na turuan ng bata sa kanyang buhay. Pangapat, kung ikaw ang bata, babalikan at magpapaalam ka pa ba sa iyong guro kapag ikaw ay napagalitan niya? Pangatwiranan. At panglima, sa iyong palagay, ano kaya ang gagawin ng guro pagkatapos ng ipinakita sa kanya na mag-aaral kahit na napagalitan niya ito? Pang-anim, anong damdamin ang namayani sa guro nang nasabi niya sa kanyang sarili ang pahayag na ito? Nalimutan ko ang kanyang pag-iisa, ang kanyang palumbayan, ang mabagal na paraan ng pag-akit at pagtiyak sa kanyang siya'y mahalaga at minamahal. Pang-pito, nagtungo siya sa pintuan at ang kanyang mga yabag ay mabibigat na tila sa isang matandang pagod. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lamang siya hindi lumingon upang magsabi ng goodbye, teacher. Lumabas siya ng tahimik at ang kanyang mabibigat na yabag ay lumayo ng lumayo. Ano ang mensaheng nais iparating nito sa guro at mag-aaral? Pang-walo, unan ang mga kahon ng mga mensahe ng kuwento. Pang-siyam, ano ang tema o paksa ng nasabing akda? Patunayan. At pang-sampo, batay sa tema ng naturang akda, sa anong programang pantelebisyon ito maiuugnay? Ipaliwanag. Ibigay ang kaisipang nakapaloob sa akda sa mga kaganapan sa sarili, lipunan at daigdig ayon sa iyong sariling pananaw, pananaw ng ibang tao, kapwa, kamag-aral, kaibigan at pananaw ng eksperto. Maaari silang kapanayamin. Para sa ating susunod na gawain, balikan ang maikling kwento at ihanay ang mga pandiwang nakapaloob dito ayon sa mga aspekto nila. Tandaan, si Genoveva Edroza Matute ay isang kilalang kwentista, mananaysay at guro sa Filipino. Isinilang siya sa Maynila noong ikatatlo ng Enero, 1915. Kina Anastasio Edroza at Maria Magdalena Dizon. Naging asawa si Epifanio Gar Matute
ang lumikha ng sikat na programa sa radyo at serye sa telebisyon ng kwentong kutsero noong dekada 50. Nag-aral siya sa Manila North High School, ngayon ay Arellano High School, Philippine Normal School or PNS, Philippine Normal College or PNC sa Philippine Normal University ngayon at University of Santo Tomas. Nagduro siya ng 46 na taon sa mga eskwelahang Cecilio Apostol Elementary School at Arellano High School at naging taga-pangulo ng kagawaran ng Filipino sa PNC. Ang mga tauhan ang gumagalaw sa akda. Protagonista o tinatawag na bida at antagonista na nagpapahirap o nagpapasalimuot sa buhay ng bida. Ang tauhang lapad o flat character ay hindi nagbabago ang pag-uugali kung ano ang gawi, kilos at katangian niya sa simula ng akda hanggang katapusan. Ang tauhang bilog naman o round character ay nagbabago mula sa pagiging salbahe ay naging mabait. Kung api sa simula, sa pagwawakas ay natututo ng lumaban. Ang akdang paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva Edroza Matute ay akdang makapagbibigay ng umaapaw na damdamin. Pinakikita rito kung paano ang guro ay nakatagpo ng tunay na kaibigan sa katauhan ng isang batang ulilang bukas ang isipan sa buhay na kinalakhan kahit pa sa murag edad. May mga aspekto ang mga pandiwa na nagsasaad kung naganap o hindi pa nagaganap ang kilos at kung nasimulan na at kung natapos ng ganapin o ipagpapatuloy pa ang pagganap. May apat na aspekto ang pandiwa. Una ay ang aspektong perfectibo, pangalawa aspektong imperfectibo, pangatlo aspektong contemplatibo, at pang-apat aspektong perfectibong katatapos. Ngayon, itala mo ang kabuuang konseptong natutunan sa araling sa pamamagitan ng pagdurugtong sa pahayag na nasa kahon. Para sa ating pangwakas na gawain, tukuyin kung anong aspekto ng pandiwa ang mga sumusunod na pangungusap. Maraming salamat sa isang makabuluhang pag-aaral sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli!